ang mga halaman, panoorin po ninyo. Ang halamang ito ay serpentina. Marami pong idudulot na mga benepisyo itong halamang ito. Para sa mga may sakit sa tiyan, pumitas ka lang ng 3 dahon ng serpentina at ilagay mo sa baso, tapos buhusan mo ng mainit na tubig, palamigin, at saka mo inumin. Ito ay mayana. Ang katas nito ay pwede rin sa ubo. Pwede rin sa mga namumulang balat. Ito ay Artemisia mugwort or hilbas. Pakuluan lang, tapos guys sa baso, palamigin ng konti. Habang mainit, iinumin mo para sa tiyan mong naghihilab. Pwede rin ito sa ubo. Pwede mo rin itong i-dry, tapos gamitin mo ito pampausok. Ito ay mayanang puti sa Bisaya. Dinikdik ko ito kasama ang Artemisia. Tapos, ipahid ko sa likod ng aking anak na mayroong pneumonia. Pahiran mo hanggang 1 linggo hanggat mawala ang kanyang lamig sa katawan. Ang dahon ng sili ay pwede rin itong ipanggamot sa mga namamagang balat sa katawan. Pwede rin itong ihalo sa mga niluluto mong manok. Itong sambong or handilibon sa Bisaya, pwede ito sa mga may UTI, may anemia. At ang pinakamabisang gamutin itong halamang ito ay ang may pasma. Ang kalabo or oregano naman ay mabisang gamot para sa ubo. Ibabad mo lang sa mainit na tubig at inumin. Ito ay handilika. Ginagamit ito pantapal ng masakit na ngipin. Pitpitin mo lang ang dahon, tapos itapal mo sa parte na masakit. Ang tanglad naman or lemongrass ay masarap ito pang sahaw sa ulam, pero may iba ring dulot nito. Pwede rin pala itong pampababa ng mga mataas na dugo. Ang basil naman, sangig or bawing sa Bisaya. Pwede rin itong panggamot sa an-an at buni. At masarap itong isahog sa mga tinulang manok at ano pang mga lutuin na may sabaw. Pwede rin itong i-dry para may magagamit ka sa susunod na pagluluto mo kung sakaling hindi ka makabili ng presko. Ang lagundi naman ay mabisang panggamot sa ubo. Ilaga mo lang ang dahon sa mainit na tubig at palamigin bago inumin. Ang lagundi ay mabisang pampalambot ng plemang kumakapit sa ating lalamunan at baga. Ito namang orchids ay dahon ang gagamitin natin para sa lagnat ng bata. Ang aloe vera naman ay mabisa panggamot sa mga napasong balat. Mabisa rin ito pampatubo ng buhok at pampakinis ng balat. Ang turmeric ay anti-inflammatory. Mabisa itong panggamot sa mga namamagang gilagid. Pitpitin mo lang ito at itapal sa parte na masakit. Pwede ka rin maglaga nito, palamigin at saka inumin para sa may mga UTI. Pwede rin itong igamot sa mga bulutong at pang facial mask. Ito ang bitter leaf sa English. Mabisa pala ito sa mga may sakit na diabetic at high blood pressure. Sa mga may karamdaman na high blood pressure at diabetic, kumuha ka lang ng 1 dahon tapos ilagay mo sa 1 baso at lagyan mo ng mainit na tubig, palamigin at saka mo inumin. Gawin ito sa umaga bago pa kumain. At yan lang po mga ka-creative. Sana nagustuhan ninyo ang video kong ito at huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang channel ko at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga sumusunod na mga videos ko about sa mga halaman.